Mamadaliin na ng Incident Investigation and Review Committee ang pagsasagawa ng kanilang report na resulta ng kanilang investigasyon sa hostage crisis. Nagbabalik si Benedict Galasan. Sisimulan na ng mga miyembro ng Incident Investigation and Review Committee ang evaluation sa lahat ng ebidensya at testimonyang nakuha sa loob ng 5 araw na marathon hearing. Naniniwala ang investigating panel na hindi lahat ng tama ng bala sa katawan ng mga namatay na turista ay mula sa baril ng hostage taker. Importante kasi yun is where did the shots came from? Solely from the hostage taker? Or were there shots from the assault team or other teams? Salungat ito sa testimonya ng Hong Thai tourist bus driver na si Alberto Lubang sa ulat ng pulisya na binaril ni Rolando Mendoza ng malapitan ng mga biktima gamit ang M16 rifle. Ganon kalapit? Inches lang? Ganyan lang po. So, bang ganyan? Ganyan lang kalapit? Oo, ganyan po. Mga 6 inches, ganyan po. Ang makakapag further enlighten us on that, and more or less, meron tayong more or less conclusion nga kung ganong kalapit o ganong kalayo. Ayon sa mga eksperto, kung babarilin ang malapitan ng isang biktima gamit ang M16, dapat ay mas malaki ang sugat o ang entry point ng bala at mas malawak ang talsik ng dugo. Upang matiyak kung kaninong bala ang nakapatay sa mga biktima, kasama sa mga sinusuri ngayon ang mga baril na ginamit ng mga miyembro ng Special Action Force. Susuriin din umano ang mga upuan ng bus kung may naiwan pang mga bala sa loob ng mga ito. Magsasagawa din ang actual firing upang matiyak ang lokasyon ng mga nagpaputok ng baril at mga tama ng bala. What I'm saying is that there is need to really